Good day mga FFs, Plok Ploks. Here comes a video na isa nating common issues na nakikita ko sa Realme 5i Group Philippines na first is yung battery mabilis lumalabat. Second, yung overheating issue. Three is the ghost touch issue. So bago tayo magsimula recording dito sa vlog na to or sa review dito, please hit like and click the subscribe button plus the bell button para ma-notify po kayo kung or may bago na akong upload. Okay, so let's start with the Realme 5i specs. Realme 5i has a 6.5-inch HD plus IPS LCD display. OS niya is Android 9 Pie with ColorOS 6.01. Chipset niya is Qualcomm Snapdragon 665 AIE. Then SRP niya is 6,900 or 7,000 pesos. Add ko na lang, ang variant lang na lumabas dito sa Philippines ay 3GB by 64GB. Okay, let's tackle the issue. First issue na nakita natin is sa battery. Mabilis daw siyang malobat according to dun sa mga ibang users na mga nagfe-feedback. Okay, ano-ano nga ba yung pwede kong i-suggest regarding dito sa battery natin ang bilis malobat? Okay, first, tignan nyo kasi lagi yung battery usage nyo. Tignan mo kung ano yung nagde-drain ng battery mo para aware ka at ma-close ang mga apps na ito. First, second, paano ba mag-close ng mga apps na makikita mo? Or paano tignan yung battery usage mo? Okay, go to battery. Then, sorry, medyo nag... Ayan, mas okay na ba? Kita na. Go to power usage. Dito mo makikita yung mga apps na gumagamit ng battery mo. Mainly sa akin ay Facebook at Netflix. Pero kung may mga unwanted apps ka dyan na hindi mo naman talaga dapat makita dyan, yun yung na nagde-drain ng battery mo. I suggest na i-force close mo siya. How to force close an app? Okay, here's the steps. Go to app management. Okay, for example, is Call of Duty. First stop mo lang siya. Sa akin kasi naka-first stop na siya. So, hindi na talaga siya nagde-drain ng battery. So, yun yung mga isa sa steps para hindi agad ma-drain ng battery mo. Or kung bakit nade-drain ng battery mo. Lagi mong titingnan yung battery usage mo kung ano yung gumagamit na apps doon sa battery mo. Okay? Second, para di ka ma-paranoid, mas mainam na i-off mo yung battery percentage mo. Which is, yun kasi yung nakakapanayin pag yung tingin ka ng bitingin ng battery usage mo na, ay, ang bilis naman. I suggest i-off mo na lang ito. Paano ba i-off yung battery usage? Okay, go to battery again. Okay. Go to baba. To show battery percentage on status bar. I-off mo lang siya or i-on mo. Doon mo na makikita yung pag on and off ng battery usage. Okay? Guys, third, huwag tayong mag-expect doon sa 1 to 2 days battery usage tulad ng advertisement. Kahit sabihin natin na 5,000 mAh si Realme 5i, kung naka 4G data ka naman, kahit sabihin natin Facebook at YouTube lang yan, malakas pa rin gumamit ng battery ang Facebook at YouTube pati yung 4G data natin. So, para sa akin, huwag tayo magparanoid kasi talagang pag naka 4G ka, malakas ang data mo kesa sa Wi-Fi. Ha? Okay? Tips para makasave ka, i-on mo yung power saving ni, built-in power saving ni Realme. Meron si Realme na built-in na power saving. Just go to the settings, go to battery. Actually, mabilis lang siya guys. Power saving mode. Ilapit ko. Okay. Power saving mode. Diyan mo siya pwedeng i-on or i-off. Diba? Mabilis lang naman siya. Okay. Advice ko kung mag-games ka katulad ng ML, PUBG, or COD na gusto mo naka-high graphics, I suggest wag mo nang i-on yung power saving mo. Kasi mas nakakabagal siya ng processing speed ng phone mo. Alam ko kasi kapag in-on mo yan, tatagal niyan ay underclock yung cellphone mo para lang... Tagal niya para lang humina yung consumption ng battery mo. So, ganun siya guys. Kaya, I suggest kung gamer ka talaga, wag mo na lang din siyang i-on. Kasi, yun nga. Matatagal lang yung
pagbagal niya pa. Okay, next thing is, guys, huwag ma-paranoid. Ang tignan nyo kung nagpabawas yan ng sa 30 minutes to 1 hour. Guys, huwag kayo ma-paranoid kapag nabawasan kayo ng 4% or 5%. Ang tignan nyo pa rin ay yung overall SOT nyo or screen on time nyo. Guys, kapag umabot ka ng 7 hours to 10 hours screen on time or SOT, okay na yun sa 5,000 mAh. Hindi na masama yun. Ako, na-experience ko na nag-ML ako from 100% to 15%. 7 hours, 8 hours na tuloy-tuloy yun. Which is good na yun kasi 8 hours ka naglalaro, then dare-darecho yung paglalaro mo, walang charging yun. So, kung maabot kayo ng ganon, 7 to 10, okay na yun. Doon naman tayo sa susunod na issue na umiinit daw yung phone. Okay? Doon sa umiinit yung phone, na-experience ko lang kasi yung pag-init ng phone niya, na which is tolerable and normal heating naman. Dahil lahat naman ng phone naging, lalo na kapag yung processor mo, pati yung RAM mo ay utilize. Na-experience ko to kapag naka-high settings ako sa PUBG or COD. Tumataas yung temp niya pero ina-tolerable naman. Kaya okay lang din. So 2 months kong paggamit ng Realme 5i, okay lang yung okay yung performance niya, plus wala siyang battery heating issue talaga. So ito, isa pa, nakakainit talaga ng phone pag naglalaro habang nag-charge. Ilang beses na ako nyan. So I suggest kung maglalaro kayo, kung nag-charge kayo, huwag niyo munang gamitin yung phone niya. So sa ibang users, meron na rin naka-experience ito. Yung may lumalabas na text box na cannot full charge due to overheat. Para sa akin, ipahinga mo lang yung phone mo ng 2 minutes to 5 minutes para mag-cool down ulit yung phone mo. And then, tanggalin mo yung case mo. Kasi yung case na yan, nakakapag-trap pa yan ng init. So, ang gawin mo is, tanggalin mo yung case, tapat mo sa electric fan, kahit mo ng 2 to 5 minutes, then is plug in mo ulit siya, i-resume mo lang. Okay na ulit yan. So, ganun lang naman para matanggal mo yung issue na yan. Okay? So, third issue is, meron daw nakaka-experience ng ghost touch na, for example, pinindit mo yung letter E pupunta sa W. Personally, kasi 2 months ko na siyang gamit, wala pa akong na-experience ng ghost touch ni Realme 5i. Pero meron daw, syempre hindi naman lahat ng phone is pare-parehas talaga. So, meron daw mga nakaka-experience ng ghost touch, which is, ang payo ko lang doon is either i-update niyo yung keyboards niyo or gumamit kayo ng swipe keyboard or go keyboard na madadownload natin sa Play Store. Kung hindi pa din ma-fix yung issue, let's wait, baka ma-fix naman yung issue sa paglabas ng Realme 5 UI, which is para sa Realme 5 series, lalabas siya this May na. Okay? So, yun yung 3 issues na lagi kong napapansin sa Realme 5i group. So, nung nag-post ako nito, meron din akong mga nakuhang queries. So, isa-isahin din natin. Okay? First query. Kabili ko lang ng 5i ko 2 days pa lang. Wala pa ako tempered glass at case. May built-in tempered na ba to or screen film protector lang? Yung sa akin kasi second hand ko siya nabili. Pero ang alam ko is wala siyang built-in tempered glass or screen protector. So, sa akin, 2 months ko na siyang gamit. Wala naman gas or sira. Yung naging sira yung phone kasi maingat din naman, hindi naman ako mabagsak. Pero I suggest sir na bilhan mo na siya ng tempered glass at saka case kasi sabi nga nila, better safe than to be sorry and nasa huli yung pagsisisi. Okay? Next query na nakita ko. Paano nakakabawas ng performance yung power saving mode? Yun. As per discussion nga, ang pagkakaalam ko, pag inon mo yung power saving mo, i-underclock ng phone mo yung CPU mo sa pagpaprocess, which means mabagal yung performance mo. Okay? Third query is, mas mabilis po ba talaga magbawas ng battery percent pag naka-open yung hotspot? Bago yan lang sa 5M. Yes sir, mas mabilis po. Thank you.
guys.